Amen. So, magandang umaga sa inyong lahat. And ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa time ulit na binigay sa atin upang makapagturo at maituloy yung ating discipleship program. And this morning, ang nice kong i-share sa inyo is about prayer. Okay, so prayer. Napakahalaga ng prayer sa buhay natin Kristiyano at sa mga bagong convert, sa mga bagong mananampalataya, sa mga naging anak ng Diyos by receiving Jesus Christ as his or her personal Savior, is ito po yung napakaganda na ma-enjoy po natin, is talking and communicating with God. But before that, let's pray. Heavenly Father, most personal loving Lord, salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa amin. Muli sa pagkakataong ito na pag-aral niyang inyong salita, we pray na i-bless niyo po ito. Bless niyo po ang mga nakikinig, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na palaguin niyo po ang bawat isa po sa amin. And Lord, please help us to enjoy our time with prayer, talking with you, Panginoon. And please help us, Panginoon, kayo po ang mangunat ng usap sa bawat isa. Muli gamitin niyo po lamang ako bilang instrumento upang may pangaral yung salita. At lumago, Panginoon, kasabay ng mga kasama ko pong mananampalataya. Salamat po muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this morning, ang ating ulit na title, ang ating discipleship is about prayer. Okay? In order to develop a healthy relationship with God, we must have meaningful communication with Him. So, para mas pa-develop yung ating relationship sa Panginoon is ang kailangan po natin is prayer. Prayer is communicating with God, talking with God. Kailangan natin yan, and napakalaga sa isang relationship na merong pag-uusap at naipag-usap at meron tayong masabi or anumang mga bagay na gusto nating sabihin, ang kailangan natin is prayer. Prayer is communication with God, and a believer's spiritual strength is dependent upon his prayer life. Ang spiritual strength or kalakasang spiritual ng isang mananampalataya ay nakadepende sa kanyang prayer life. Ang prayer life is life of prayer. Okay, so napaka-simple lamang po na kung saan ang buhay po natin ay puno ng panalangin at tayo po ay nananalangin na ipag-usap sa ating Diyos. And nais ko lamang i-share dito ano po ba yung meaning ng prayer? What is prayer? So number one, prayer is access to God. So access means ito yung paraan na kung saan pwede tayong lumapit sa Panginoon. Okay? So if we have access, di ba, kung nangyari, paano ka makapunta sa mall? Okay? Gusto mo na kung saan ay, siyempre, may sasakyan ka. Okay? May daan. Okay? So yun yung access. Ganon din po, sa pakipag-usap natin sa Panginoon, ito yung access natin para makalapit tayo sa Panginoon. Sabi po ng Ephesians 2:18, for through Him, we both access by one Spirit unto the Father. It is our access to God, okay, na makalapit tayo sa Panginoon or sa Ama. Hebrews chapter 4 verse 16. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 16 na kung saan ay sinabi po ng Bible, let us therefore come boldly unto the throne of God or throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sabi niya, kaya nga tayo po ay lumapit sa ng boldly means confident. We are confident to go to the throne of God, in the throne of grace, that we may obtain mercy. Okay? Na ma-obtain natin, makatanggap tayo ng awa at biyaya at makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Okay po? So, yung prayer ay kailangan natin yan. Yun yung access natin sa Panginoon. Number two, prayer is obedience to God. Okay? Ang panalangin ay pagsunod sa Panginoon. Why? Sabi po ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing.
Ito po ay inutos ng Diyos na tayo ay manalangin, tayo makipag-usap sa Kanya, at hindi lamang manalangin, but pray without ceasing. Okay? Pag sinabing without ceasing ay walang humpay, walang hinto, and it does not mean na buong maghapon ka mananalangin. Hindi po. It means don't give up on praying. Huwag po tayong mag-stop na nag-pray tayo. Tapos pag di na kinabukasan, hindi na. Hindi po. Pagpatuloy po nating pag-pray. Okay? Luke 18:1. Let's open our Bible to the book of Luke, chapter 18, verse 1. Ano sabi po ng Bible? And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So we are commanded to pray. We are commanded to talk with God, to communicate with God by prayer. And ito po ay utos ng Diyos. At ito po ay pagsunod sa Diyos. An attitude of prayer should develop into a lifestyle. Okay? So yung prayer po natin, dapat mag-develop po yan sa lifestyle. Makagawian natin, magiging habit na po natin if we show an habit, we show an attitude, and we show a character. I should include God in all my daily decisions. So, prayer is napakahalagang bagay, or it is important thing to do our part, to do what God has commanded us is to pray. So, sa pagdesisyon natin sa araw-araw, we need God. Proverbs 3, 5, and 6. Ano po yun? Tingnan po natin sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, kailangan included ang Panginoon sa ating mga desisyon. Okay, number 3. Prayer is asking God for help. Okay, sabi ng Matthew chapter 7, verse 7, ask and it shall be given you, seek and you shall find. So, ibig sabihin na kung saan ang prayer is humihiling tayo sa Panginoon, okay, na kung saan ay para tayo po ay matulungan. Okay? And sabihin ko po sa inyo na kung saan ang Panginoon lamang ang makapagbigay ng tulong para po sa atin. Yes, he can use anybody or somebody para magawa yung tulong, but sa ang prayer ay ito po ay paglapit sa Panginoon para tayo po ay humingi ng tulong. Man will never seek God until he recognizes his need for help, and we need help. Okay, so hindi marerealize ng isang tao na kailangan niyang mag-pray, hindi niya hanapin si God until na dumating sa kanya yung time na kung saan kailangan niya ng tulong. Okay? But let me tell you that God is able. Okay? God is able na kung saan ay tulungan tayo sa time of need po natin. And there's a question na kung saan dapat po nating maunawaan. Sabi niya, will God hear my prayer? Didinggin ba ng Diyos ang aking panalangin? Yes, God does hear prayer. Sabi po ng Job chapter 22 verse 27, the Bible says, thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee. Okay, so ikaw ay manalangin sa kanya at ikaw ay pakikinggan niya. God's word tell us how he hears the prayers of men. Tingnan po natin sa Psalms chapter 5 verse 3. Sabi po ng Psalms chapter 5 verse 3, God hears our prayer. Sabi po, my voice shalt thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. So, yung panalangin, ito po yung na kung saan ay kailangan po natin. And ito po ay napakikinggan po ng Diyos. And the Word of God tells us na sinasagot niya or dinidinig niya yung ating panalangin. Okay po? So, ngayon po, how should I pray? Paano ba tayo manalangin?
And especially po sa ating mga bagong kapatid or kapatid sa pananampalataya, huwag po tayong mag-alinlangan na manalangin dahil papakinggan niya tayo. And paano ba tayo manalangin? Siyempre, baguhan po. And isipin natin, ay, paano ba yon? Okay? God has the answer. How should we pray? The disciples asked Jesus to teach them to pray. Jesus then gave us the following model for prayer. Model means pattern. Okay? Pattern lamang po, kagaya or ginagaya, but it is not repeated. Okay? O, hindi dapat ulit-ulitin. Hindi yon. Pattern lang. Pag-pattern lang, parang yung pagkasunod-sunod. Okay po? Okay, so how should I pray? Number one, pray to God not to impress people. Okay, so pag nanalangin po tayo, hindi dapat para i-impress ang tao. Yes, lahat tayo pwede tayong makapag-pray, but isipin natin, hindi para i-impress ang tao. Matthew chapter 6, verse 5 and 6. Sabi po ng Bible, kung saan, but thou, at kung ikaw, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when you pray, na kung saan, kung tayo po'y mananalangin, enter into thy closet. Okay? Huwag po tayo tulad po ng meron pong Pariseo na kung saan they love to pray in the streets. O, nagpipray sila. Yes? But God commands us not to impress people when we pray. Okay, meron kang mga deep words, but a simple prayer ay na ano man yan, gusto ni God yan. Okay, hindi para impress ang pinaka magandang panalangin mo or ano po. Dapat po is sipin mo kung nanalangin tayo, hindi para impress ang tao. Number two, do not pray by repeating empty words, reading prayer card, or chanting a prayer. So, wag po tayong mananalangin repeating empty words. So, ulit-ulit, paulit-ulit. Okay? Sabi po ng verse 8, verse 7, but when you pray, Matthew chapter 6, verse 7, but when you pray, use not vain repetitions. So, wag po tayo vain. Vain repetitions. Okay, ano po yung vain? So, parang walang kabuluhan. Okay? Paulit-ulit. And God is not, hindi siya bingi. Okay? Hindi po siya, napaka lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Kung saan, ang kanyang tenga ay nakalapit po sa atin at hindi siya bingi. Okay? Kaya hindi na kailangan ng repeated. Okay? Alam po natin yan, yung mga nire-repeat. At hindi po yan gusto ng Panginoon. Okay? Reading prayer card, hindi yung sinasaulo. Chanting a prayer, yung sabay-sabay kayo na nananalangin or binabasa nyo yan. Okay? Hindi po yan. Yung panalangin po, yung nasa puso po natin na kung saan ay leaded by the Holy Spirit naman po. Okay, number three, come to God with a respectful attitude. Okay, so sabi ng Matthew chapter 6 verse 9, after this manner, therefore, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. It means that we come to God with a respectful attitude. Isang bagay, pag tayo po ay nanalangin, tayo po ay nakapikit, tayo po ay nakayuko. Bakit po tayo nakapikit? Okay, so nakapikit po tayo para hindi po tayo ma-distract. Okay? And yung focus po natin ay nasa Panginoon. Okay, and nakayuko po tayo. It is of act of reverence to God. Okay? Nakayuko po tayo sa Kanya because ito po ay sign ng paggalang sa Panginoon. So, hindi po tayo mayabang. Okay? Sabi ng isang Pariseo or scribe, sabi niya, Panginoon, buti na lang, hindi ako katulad ng taong yun. Okay? Hindi po yun
At hindi po yun maganda sa harap ni God. So, dapat tayo po ay may respectful attitude. Number 4, desire God's will in your life. Okay? So, desire God's will in your life. Want what God wants. So, i-desire natin. Gustuhin natin at naisin natin yung kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Gustuhin natin kung ano man yung gusto ni God para sa atin. God wants you to pray. God wants you to grow. God wants to read your Bible. Okay? At kung ano yung gusto niya, okay, dun po siya magsisimula. Okay? Kung ano po yung gusto niya, dun po natin sisimula na sundin po siya. And every time na tayo po ay magpipray. So, parang ano po ito. Hindi naman para magpakitang gilas. Okay? Gusto ni God na kung saan i-please natin siya. Kasi siya lamang talaga yung karapat dapat na i-please. Okay, yun ating Ama na nasa sa langit. Okay po. Number 5, ask for daily needs. Okay, so humingi tayo ng pangailangan natin sa araw-araw. Sabi niya sa Matthew chapter 6 pa rin, verse 11, give us this day our daily bread. Okay, so bigyan niyo po kami ng makakain sa bawat araw. Okay, daily bread. Every day or bawat araw na ibinibigay ni God, bumiling tayo ng ating pangangailangan. Okay, bakit? Bakit din? Every day. Hindi niya nilagay for the whole year or for the whole month or for the it will last for 5 years yung pangangailangan. Kasi po gusto ni God na makipag-usap tayo sa Kanya. Gusto ni God na enjoy natin at na-enjoy din ni God yung ating pakikipag-communicate sa Kanya. Siyempre, sino ba naman ang hindi matutuwa ng kanyang anak ay nakipag-usap? Okay, yung tatay niya at ang kanyang anak ay nakipag-usap sa kanya. So input, napakasarap po nun na kausap mo lagi yung anak mo. Siguro, namimiss mo pag medyo matagal na hindi mo makausap. Ganun din po si God, diba po? Kung saan gusto ni God na enjoy natin at enjoy niya din yung ating pakikipag-usap sa Kanya. Number 6, acknowledge your sins and forgive those who have sinned against you. So, acknowledge. Ibig sabihin, yung mga kasalanan po natin, ay isabihin po natin sa Kanya. Okay? Sabi niya naman po sa 1 John 1:9, for if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So, i-acknowledge natin. Alamin natin or tanggapin natin na tayo po ay nagkasala at i-confess yung ating mga kasalanan. At isa pa, hindi lamang po banggitin yung ating kasalanan sa Panginoon, but to forgive those who sin against you. Sa Matthew chapter 6, verse 12 pa rin po, sabi po ng Bible, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So, why we need to forgive? So, God will forgive us also. So, kung tayo po ay gusto natin ng pagpapatawad, edi magpatawad din po tayo sa tao o kung sino man ang nagkasala po sa atin. Kasi po, kung ano po yung ginawa natin sa ating kapwa, yun rin po yung ginagawa natin kay God. And hindi po yun gusto ni God. Okay, number 7. Why should you pray? Pray for spiritual protection and help. Matthew chapter 6, verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. It means na kung saan hinihiling natin, mag-pray po tayo para sa ating spiritual protection. Sabihin po sa inyo, we have three enemies. Okay? Sino po yun? Ourself, the world, and Satan. So, ito, self natin, nakakapigil to para tayo po ay lumago spiritually. So, we need to pray for our spiritual protection. Sabi nga po, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, kung meron pong temptation, prayer is the answer, or prayer is our protection. Pinagpipray po natin para tayo po ay lalago or lalakas spiritually at hindi po tayo matem. Number 8, accept that God is in control and that
He deserves all glory. Sabi po dito sa verse 13, B, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay? So, ibig sabihin po na kung saan tanggapin natin na si God ay nasa control. He is in control. Okay? Alam niya lahat ang nangyayari. Alam niya lahat yung kung ano yung mangyayari for the future. Ano yung ano mga bagay na kailangan po natin. Okay? He controls everything. Means na kung saan huwag po tayong mag-alala kung tayo po ay may mga bagay na kung saan na dumarating sa ating buhay, we need to pray. Okay? Bakit? Kasi control ni God ang lahat. At isa pa po, we pray because we give glory unto God. Yung glory talaga ay para lamang sa Panginoon. Okay? Huwag tayong magbigay ng glory sa tao. Bigay tayo ng glory sa Panginoon. Because si God, siya yung ating Diyos, tagapaglikha. Siya po yung may kapangyarihan. Siya po yung nakakalam ng ating pangailangan. At yes, may tao, pero gamitin niya lang yan. Pero isipin natin yung glory talaga para sa Panginoon. Okay? Ito naman po, pangatlong katalungan. Why does it seem that some prayers do not get answered? Okay? Bakit yung ibang panalangin parang hindi pa masagot? Or mga panalangin po natin, wala pang mga answered prayer. Okay? Ano po yung mga posibleng bagay na nagawa po natin or yung mga kulang po natin? Okay? So, bakit wala tayong answered prayer? It is impossible for a Christian to hinder his own prayers. Okay? So, ibig sabihin, it is possible. Sabihin, posible na isang Kristiyano na mapigilan ng kanyang panalangin or hindi ma-answer. Paano? Number one, by not asking. Siyempre, kung hindi ka nag-ask, hindi ka rin makatanggap. Kaya nga sabi ng Matthew, di ba? Ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. So, paano ka ba magkakaroon ng mga bagay na gusto mo or hinihiling mo kung hindi ka naman humiling sa Panginoon? Di ba? So, by asking. Sabi ng James 4:2, ye have not, yet ye have not because ye ask not. Wala kang natanggap kasi bakit? Di ka naman humingi. So, kaya hindi na-answered yung prayer mo. Number 2, by asking selfishly. Doon pa rin tayo sa James chapter 4, verse 3. James chapter 4, verse 3 naman po tayo. Bakit hindi nasasagot yung ating panalangin? Sabi ng Bible, ye ask and receive not. Humingi ka naman, pero hindi ka nakatanggap because ye ask amiss. Pag sinabing amiss po, mali. May maling motibo. Okay? Ye ask amiss that ye may consume it upon your lust. Dahil para lamang sa'yo. Okay? By asking selfishly. Okay? Paano yung mga bagay na gusto po Panginoon ng 1 million para makabili ako ng bahay. Okay? So, it is good na magkaroon ka ng bahay, pero para lang ba sa sarili po natin? Okay? He asks and receive not because he asks amiss. Pag sinabi pong amiss, is with a wrong motive. A selfish prayer can be harmful to us and to others. Ang selfish na panalangin o makasariling panalangin ay nakakasakit sa atin at sa iba din. Much like a father saying no to a child who is asking for someone that could harm him, God protect us from selfish requests. So, minsan at kadalasan na nagno-no si God dahil para protektahan tayo. Okay, kaya nga sabi ni King Agur, sabi niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sapat lamang sa akin sa araw-araw. Baka kung sobra, kalimutan ko kayo. Baka kung kulang or wala, is magnakaw ako at dalhin ko inyong pangalan in vain. So, gusto niya lang na enjoy yung kanyang pakipag-usap kay God daily. Panginoon, bigyan niyo naman ako. O kinabukasan, Lord, bigyan niyo po ulit ako. Lord, bigyan niyo po ako. So, para po hindi po tayo magsawa sa Panginoon at ma-enjoy po natin yung pag-usap sa Kanya.
Number three, by not having a proper relationship with the spouse. Okay, kung sa atin naman pong, sa inyo pong mga may asawa naman po, ang isang hindrance din why our prayers is not are not answered is by not loving or by not having a proper relationship with your spouse. Sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 7, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Okay? So, kung may mas makakaunawang tao sa iyong asawa, ikaw po yun. Okay, kung lalaki ka, ikaw munawa sa iyong asawa. Kung babae ka, ganun din sa iyong asawang lalaki. So, para hindi po mapigilan ang mga answered prayer. Kasi sabi ni God, sabi ng Bible, di ba, sa Psalms, kung nakita niya ang isang ang bawat tao or kung sino man na magkasama, they have unity. Okay? Napakasarap yun sa Panginoon. Okay? And kailangan may proper relationship po sa inyong mga asawa. Number four, by not confessing sin. So, pag hindi natin confess, hindi natin sinabi kay God, hindi tayo humingi ng sorry kay God, hindi tayo nag-repent sa ating makasalanan, okay? Hindi natin binanggit kay God, okay? Hindi rin po ma-answered yung ating prayer. Sabi po ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. So, the Lord Jesus Christ, okay? Hindi niya tayo papakinggan. Kung hindi natin or itinago natin sa ating puso ang isang kasalanan o mga kasalanan, hindi niya tayo pakikinggan. Okay? So, gusto ni God na kung saan ibigay yung kailangan natin, pero first is get right with God. Makipag-usap mo tayo, reconcile tayo kay God. Kasi yung kasalanan, yung kailangan, yung haram. Okay? Sin blocks our ability to communicate with God. When sin fascinates us more than our relationship with God, He will not hear us. Okay? So, mas fascinating, mas hilang-hila tayo sa kasalanan, mas okay tayo sa kasalanan, ang ating relationship with God ay nasisira. He will not hear us. Acknowledging our sins reconnects us with God. So, tanggapin natin na tayo po'y makasalanan at humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Okay, God knows us that we are all sinners. Alam niya tayo. Pero gusto niya na kung saan makipag-ayos tayo, makipag-confess natin yung ating kasalanan sa Kanya. And napakaganda, di ba? Holy God and unholy man or human, lalapit kay God, di ba? Parang nakakatuwa, no? Ang kabaitan, ang kabutihan ni God sa atin. Even though we are all sinners, pagbilanggit lang natin ng ating kasalanan, hiningi tayo ng sorry, nagrepent tayo, is mag-start ulit or naka-reconnect ulit tayo, no? Parang internet connection, di ba? Pag walang problema, talagang tuloy-tuloy. Pero pag may problema, and the sin is the problem, and yun, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay po? Ngayon po, we have practical tips on prayer. And napakasarap po neto, magagawa po natin. Ito, number one, keep a list. Okay, so, keep a list. Ibig sabihin, tayo po ay mag-list ng mga panalangin. A list can help you remember someone for whom you want to pray. So, ilista natin. Some people find it helpful to use pictures of people in need of prayer. So, minsan, nilalagyan nila ng picture yung kanilang prayer request at nare-remind sila, ito, kailangan niya to, kailangan niya yan. Si ganito, kailangan niya pala ng ganito. So, keep a list. So, yung lista, napakaganda rin yan na kung saan ay matuwa po tayo sa lahat ng ginagawa ni God na nagpipray tayo at sigurado may answered prayer. Number two, schedule a time. Sabi ng Matthew chapter 14 verse 23, evening and morning and at noon will I pray. Okay, sabi po pala ng Psalms 55 verse 17, evening and morning
and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. So, evening, gabi, umaga, at tanghali, nananalangin po tayo, makipag-usap tayo kay God, and papakinggan niya po tayo. He shall, okay, papakinggan niya yung ating mga panalangin. Okay, Matthew 14, verse 23. Ano pong sinabi ng Matthew chapter 14, verse 23? The Bible says, and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. Sabihin, spending time with prayer ay napakahalaga po na dapat po natin magawa. Schedule a time. To build a healthy habit, choose a time and do your best to keep it. So, para makagawa po tayo ng healthy habit about prayer or sa panalangin, pumili tayo ng oras and gawin yung ating makakaya, magagawa para may pagpatuloy po yan. Hindi lang sa nagpray ka sa simula and then nawawala po. Hindi. Pray. Okay? Walang sobra, di ba? Walang sobra po dyan pag ito'y nananalangin. And sa ating panalangin, pangako ni God na merong sagot. Okay? Number 3, find a place. Sabi po ng Mark chapter 6 verse 46, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Okay? Na kung saan dapat po nanalangin siya ay naghanap ng lugar para siya po ay manalangin. Sabi rin ng Genesis chapter 19 verse 27, the Bible says, and Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. At si Abraham, gumising ng maaga, nag-prepare ng maaga, pumunta dun sa place kung saan si God ay nakausap niya or stood before him. And ganun din po. Sa panalangin po natin, every time na tayo po ay nag-pray, si God nakikinig po sa atin. It is important to have a quiet place to pray. Choose some places in your life and designate them as prayer places. So, schedule natin. Una, keep a list. Number 2, schedule a time. And number 3, find a place. So, napakalaga. Number 4, keep a record of answered prayers. So, pag may na-answered or may na-sagot na mga panalangin, di ba, napakasarap po nun na makikita natin ulit. Pasalamatan natin si God sa mga answered prayers. Sabi po ng Psalms 118, verse 21, I will praise thee, for thou hast heard me. Ako'y magbibigay ng papuri sa iyo, papapurihan kita, sapagkat sinagot mo ang aking mga panalangin. This way, you can encourage yourself and increase your faith by seeing what God has done through your prayer efforts. So, ito yung makapag-encourage sa atin. Kahit na may mga bagay na mukhang walang sagot, pero pag nakita natin yung mga sinagot ni God, mag-encourage sa atin ito para magpatuloy pa sa ating mga panalangin. So, thank you sa inyong time, and I hope na may natutunan po tayo and lumago po sa ating prayer life, and napakasarap po na kung saan tayo po ay nakipag-usap kay God. So, yun lang po. Thank you po, and God bless everyone.